Hello, good morning. Good morning, everyone. This is your tutor for this session, Tutor Malos. I hope kayo hindi pagutom, no? So this will be our first session for this quarter. And I'll be teaching you organization and management. So every Friday, magkikita-kita po tayo, 11:30 to 12 noon po. So I do hope na lagi niyo antabayanan ang aking i-tutor sa inyo. Mga mag-aaral, mag-e-enjoy po tayo sa ating session for this morning. Okay, so again, I am Tutor Malos. I hope you remember my name. Okay, so let's begin. So our topic for this session will be what is management? Okay, so our learning objectives for this session is for me to explain to you the meaning, functions, types, and theories of management. So for a start, let us think aloud. So when you hear the word management, what comes to your mind? Okay, so sige nga. Let me read some comments. Sandali ah, let me give you time. Pero before tayo magtuloy-tuloy, shout out muna sa aming buting principal na si Dr. Neri Dalumpines ng Cainta Senior High School. So I'm happy na kayo po ay nanonood ngayon. Sige nga, let me see. So, sino kaya na may sagot? Teka lang, ah. Mukhang nagkaka-technical. Difficulty yata. Okay. So, some of them, ang sabi daw ay... Okay, so ito yung, it's all about leadership. What else? Ano pa ba? Sabi ng iba, ito ay ang pagmamanage ng isang organization wherein someone is taking in control. Ano pa kaya? Sabi ni Daisy. Okay, so controlling or directing a group of people of or organization to reach common goal. Okay, so... Okay, so I think common naman. Good thing na common ang ating knowledge, no, regarding this topic. So for you to have, okay, so most probably you are thinking like this one, no? So leadership, control, taking charge, planning, giving direction, giving orders about government and coordinating. So yun yung mga nakita kong keywords kanina sa comment. So thank you so much for participating. Okay, so now for me to give you the formal definition of management, it is the process of coordinating, which ang galing ni Miss Daisy, okay? So process of coordinating and overseeing the work performance of individuals working together in organizations so that they could efficiently and effectively accomplish their chosen aims or goals, no? So... now, let's move on to the next topic, which is the functions of management. Of course, kaya nga nagkaroon ng management, may gampani niyan sa ating institution o kaya sa organization. So, for you to easily remember, what are those functions? Plocks. Okay, plocks. So, maraming bagsak ng or patak ng tubig. Plocks. Okay, so P for planning, L for leading, O for organizing, C for controlling, and S for staffing. So, bigyan ko lang kayo ng paspas na definition ng bawat isa niyan, okay? So, for planning, kung iisipin natin, di ba, tayo, even us, we are practicing management at our home, with our friends, with occasions na sinaselebrate natin. Bakit? Kasi we are planning all the activities or all the needs that we need for such activities. So, dun pa lang, di ba? May management na. And then,
leading. 'Di ba? Sa isang grupo, hindi iiwasan na meron talaga nagte-take the lead or nagiging in charge of everything. Yung tinatawag nating punong abala, 'di ba? Ika nga. So, yung person na 'yon, siya daw pala ang nagmo-motivate ng employees or people which nag-i-influence ng kanilang behavior para ma-achieve yung organizational objectives. Another function is organizing. So, sa bahay pa lang, pinapractice na natin to. Kung papansinin ninyo, sa kwarto pa lang magsimula na tayo. Diba, nag-o-organize kayo ng mga bagay-bagay like yung libro ninyo, inaayos nyo sa bookshelves, andyan yung gamit ninyo, sinisinop ninyo, diba, para hindi tayo makarinig sa ating mga mommies, no? Medyo nagagalit kapag magulo ang kwarto. So, doon pa lang na-apply na yon. So, the same thing goes with the organization. So, nagkakaroon ng establishment ng mga working relationships. Sino ba ang boss natin? Ano ba ang dapat nating gampanin sa organization? Lahat yan inaayos niya. Ano ba ang mga pangangailangan sa kumpanya? So, the fourth one is controlling. Diba? Pag sinabi natin controlling, kailangan nagkakaroon ng control o ng paghihinay-hinay ng gamit ng resources. Dahil naisip nyo na ba kung anong epekto kung ating uubusin ng wagas ang ating resources? Naisip nyo na po ba yun? Simulan natin sa basic, may allowance tayo. Diba sa allowance natin, kailangan kinokontrol natin ang paggamit nun. So dapat binabudget. So, doon pa lang, napapractice na natin ang management, ang ating pag-budget ng ating allowance, or else hindi natin mabibili ang ating gustong pag-ipunan. Last ay ang staffing. Ito naman, ang basic definition lang ito, or in layman's definition, ay ang paglalagay ng tamang tao sa tamang posisyon. Ibig sabihin, sa isang organization, kailangan ang isang manager ay alam niya kung saan niya ilalagay ang isang tao base sa kanyang kakayahan, skills, knowledge, and they are being offered by specific job roles accordingly. Siyempre, kung ikaw ay skill mo, ang kunwari ikaw ay tech savvy, ilalagay ka sa ICT department. Kung ikaw naman ay magaling sa budgeting, ilalagay ka sa finance department. Kung ikaw naman ay magaling kang makabenta, ma-PR ka, ilalagay ka sa sales department. So, yun lang ang example nun. So, I hope doon pa lang sa aking mga explanation doon sa blocks ay matatandaan ninyo. Again, ano ulit ang functions ng management? Planning, leading, organizing, controlling, and staffing. Okay, blocks. Now, okay, so let's review. Inulit ko na kanina and I do hope paki-type in kung ano ang 5 basic functions ng management in an organization. Okay? So, sige nga, sino kaya ang nakakatanda sa huli kong sinabi kanina? Tingnan natin. I hope naalala, hindi nakalimutan. Okay? Dali lang. Sige nga, sino kaya dito ang nakatama? Wow, si Faye Balanay! Congratulations, planning, leading. Oh, nakumpleto niya. Look, sabi ni Jan Franklin Buenaventura, tama ka naman, but you have to tell me kung anong ang blocks, kung ano ini-stand for niyan. What else? Sino pa kaya nakatama na sagot? Bakit parang nahihirapan yata sila i-type yung 5 words? Sorry, ang dami ha. O ito pa, si Jan. O si Jan pa rin. Ang galing, nakadali siya. Si Jan Franklin Buenaventura, planning, leading, organizing, controlling, staffing. Si Krisha, congratulations. Si Riza din, nakatama. Okay, congrats sa inyo. Nakakatuwa kasi you were the top 5 of our class for this session. Ang gagaling niyo, bibilis niyo mag-type. Papati si Leo Mateo. Okay, so very good. No, na alala ninyo ang aking
tinuro, no? So that is for a start pa lang, ha, kung iisipin. Now, let's move on to the types of management. So actually, there are three major types of management. Para madali nating tandaan, merong extremes, meron naman medya-medya, okay? So for the first type is the autocratic type of management, or also called as authoritarian leadership. So sabi daw nito, kinakarakterize to ng tipo bang parang pamamahalang diktadorya. So kung ang sino ba ang mga tao na mapipicture nyo dito, paki-type in nga, sino ang may ganitong pamamalakad in the history of the Philippines or even the world? Sige nga, paki-type nga. Sige, keep on typing in. Sino naiisip nyo mga leaders na may ganitong style, leadership style, autocratic or authoritarian leadership? Sige nga, check natin. Tama ba? Tumatama ba sila? Okay. Sige nga, sino? Ang nakikita ko dito, si Hitler. Ayan. So may ganyan siyang management style. Ano pa? Sino pa kaya? Nako. Ang naalala daw nila si Marcos. Oh, actually, you're right. Oo, may ganito rin siya na management style. Sino pa? Okay. So far mga bati na 'yung iba. Okay, so now let's move on to the next item, which is, it is nasa sa inyo medyo-medyo. Okay, so, democratic type of leadership, which is also called as the participative leadership or the shared leadership. So sabi na nga nila, ito yung tipo bang you're getting inputs from your subordinates or you're getting feedback from your people kung anong parang ikabubuti na decision para sa lahat. Okay? So, meaning to say, shared nga eh. So, ibig sabihin, hindi lang siya nagde-decide for the company, but also yung subordinates niya. So, sino ang nakikita ninyong may ganitong type of leadership? May I see nga kung sino? Sino ang mga nakakatama ng sagot? Sige. Okay. Sabi daw, si President Cory Aquino. Si... pahabol ha, para naman ma-recognize si Sonny Garcia, sabi niya kanina, Prime Minister ng North Korea. Oh yeah, you're correct. Oo, perfect example yun nung kanina. Okay, for now, iniintay ko, sige, keep on typing in. Baka naman meron kayong maisip, bukod pa kay President Cory Aquino. Tama ka, Joshua Pore. Okay, sino pa kaya? Sabi, President Obama? Yes, you're correct. Okay? Correct ka, Charlene Magadia? Sino pa kaya? Okay, so most of the presidents here in the Philippines, sabi ni Blaise Aguinaldo. Okay, you're correct naman kasi we're a democratic type of country. Okay, so alright, yung last, kaya nyo bang hulaan kung anong word yon? Yung next. Okay, medyo mahirap lang siyang i-pronounce ang dating. Pero actually, hindi naman. Laissez-faire. Parang iisipin mo, ano yan? it is a French word, okay? So, leadership, ito yung leadership we're in, absence naman ng leadership. Hindi man leadership. What I mean, there's a leader. But in terms of decision making, absent na si manager. Hindi na siya nakikialam sa decision making. Ipinagkakatiwala na niya lahat ng decision making sa kanyang mga team members at subordinates. So, ang pinakamadali kong layman's definition dito is absence of leadership. Although there is a leader nga, ano? Pero kasi there are jobs kasi na ang kung tawagin self-paced. Yung hindi na sila kailangan i-micromanage na tipo bang they can work on their own, they can decide on their own, wherein ang gagawin na lang ni manager is yung i-monitor na lang yung attendance nila kung sakali man at
i-course through sa HR kung ano man yung concern. But in terms of operations, bahala na kayo mag-decision dyan. So, ganun yung lazy fair. So, hindi naman, it doesn't really connotate na talagang tamad si manager. It's so happened, it's the nature of the job or the organization. Okay? So, sorry, lumalabas yung ating... Okay, if I may ask, please type in your answers. Which among the three types of management is very effective based on your personality? Ano ba yung sa tingin mo suitable na maging type kang leader? Autocratic ba? Democratic or laissez-faire? Sa tingin mo, sa'yo bilang yun yung personality mo, ano ang preferred mo? Kindly explain. Okay, briefly explain lang ha, huwag na magsulat ng nobela. Okay, so let me read your answer. Sige nga, tingnan ko. Okay, so sabi daw nila, okay, so sa kanya daw ay democratic, sabi ni Kate Angel Tianco. But question, bakit mo pinili yon? Okay, so pwede pa humabol ng follow para, bakit? Pero ang based na babasa ko dito, tina-type in, ang dami ha, ang dami. Democratic ang gusto nila, okay? Kasi aminin, too much of something is bad and sobrang less naman of something is bad rin, di ba? So, ibig sabihin, yun yung introduction ko sa inyo kanina, mas maganda ang medya-medya. Okay? So, very good. So, lahat sila, democratic talaga. Okay, so, the blessing is that you are in a democratic country. O yun naman yun. Okay? So, what else? So, now let's move on to the tiers of management. Alamin natin, saan man nagsimula talaga tong management thing na to? Meron ba pinag-ugatan to? Of course! So, dati daw kasi, nung way back 1880s, sinimula ni Frederick Taylor yung scientific management theory. I'm sure... alam nyo ang scientific management. Yan yung sinasabi na scientific way na pag-solve ng problems. Na lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundo, lahat ng galawan natin sa isang organization, eh may science behind it. So I hope na gets nyo na yon, no? So for example, kung ganito mag-behave yung isang tao, alam niya na kung anong science behind that. Okay? Next. Fordism. Pakitandaan. Pag sinaming Fordism, nagmula ito sa isang kumpanya na Ford Motor Company. Fordism. Ford Motor Company. Tagagawa ng mga sasakyan. Na-discover daw ito ni Henry Ford wherein siya yung may-ari, okay, ng motor company na to. Na-realize niya na mas maganda pala ang system of mass production and task specialization. Let me briefly explain each of it. Pag sinabi kasing mass production, kung napapansin ninyo, mas bumibilis ang tao pag expertise niya yung ginagawa niya. Am I right? Diba? Kunwari, ang expertise mo sa isang bagay, kunwari na lang, ako ay gagawa ng pizza pie. Kunari lang yun. Kunari may expertise niya paghihiwa ng mga recado sa pizza pie. Minsan naman, expertise niya ang pagbe-bake ng dough. Yung paghuhulma ng dough. Meron naman expertise niya yung paglalatag ng lahat ng mga ingredients. So, tatlong tao yon kung iisipin natin. What if dito sa kumpanya ko na pizza company, ay gusto kong maging productive ang aking mga tao. Ilalagay ko ang mga tao ko sa kanilang expertise. So, meaning to say, kung ito ay magaling maghiwa, lahat na Ricardo's, ikaw ang maghiwa. Andyan yung kumi hotdog, sausage, pepperoni, may bell pepper, may mushroom, o yan, bahala ka, hiwain mo yan. Tapos ako naman, ako magmimix ng dough. Okay? Meron dito. At merong isa, may third person na siya naman na magmi-mix all the ingredients at yun lang ang gagawin nila. Okay, may pang-apat pa pala, taga-salang, tagahintay maluto ang pizza. Okay? So kung iisipin ninyo, yun ang konsepto mo for this system. Mas bumibilis ang sistema ng operasyon kapag expertise ng bawat tao ang kanilang kinalulugaran.
Hindi yung tipong, for example, ako lang mag-isa ako, tapos lahat gagawin ko yan. Diba? The tendency is nawawalan ng pagka-master ng skills. Okay? So, nahihirapan. Siyempre, tendency mo, nag-iisip ka pa, diba? So, yon. Next. Files, theory of management. Okay. Siyempre, medyo, hi, nako, ano ba to? History ba to? Hindi naman history subject yung pinasukan mo. So, happen lang, binibigyan ko lang kayo ng hugot kung saan nagmula ang management. So, ang Files Theory of Management naman, ito daw pala ang gumawa ng 14 principles of management. There are 14 principles na, ika nga, pag sinaming principles, parang itaga mo sa bato, lahat ng management, merong elemento nito. Yun ang ibig sabihin nun. Kahit bale-balentungin mo, ito ang Biblia nito. Parang ganun. Nasusulat, yun ang ibig sabihin. So ito, hindi ko na to explain lahat except for remuneration. Okay? Ibig sabihin kasi na remuneration, medyo mabigat tong term na to. No? Ibig sabihin nito ay ang pinagpaguran daw natin dapat daw ay may makukuha tayong reward in the end, sweldo, in short, pinaganda pa, no? Kaya next time, pag gusto nyong etchosin ba ang term doon, kung gusto nyong lokohin yung boss ninyo, kumari, or namamasukan kayo ng trabaho, kailan kaya ang remuneration ko? Yung pala, sweldo lang pala, no? Pinahirapan pa tayo, remuneration. Okay, so Hawthorne Studies naman. Itong Hawthorne Studies, para matandaan natin na madali, ito daw ay suma total yung pagtatrabaho or productivity rate pala daw ng tao ay bumabase sa working condition niya. Okay, example lang. Sa tingin nyo ba, kayo ay magiging productive kung mainit ang inyong pinagtatrabahuhan na sobrang nadidehydrate kayo, tapos mabaho ang kapaligiran, tapos ang daming kalat, ang dilim ng ilaw, ang gulo-gulo ng kapaligiran. Sige nga, kindly imagine. Okay? Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa inyo? Okay. For the comments, sabi ng iba, mawawalan daw sila ng gana. Mawawalan ng gana para magtrabaho. Sabi, baka daw mag-resign daw sila. O di ba? So, do you see the effect of it? Kasi nga, ang working environment ay mayroong impact sa productivity ng isang tao. O, tandaan, okay? And also, another neto, part 2 lang naman to. Also, napansin daw ni, according to Hawthorne Studies, ano kasi yan eh, research observation yan eh, na napansin nila. Ito yung pangalawang observation. Kapag ikaw pala daw ay minamicromanage or ino-observe ka habang nagtatrabaho ka, there is this tendency na bumibilis ang trabaho. Am I right? I know, for sure, maraming a-agree. Malamang, kasi pag ikaw tinitingnan ng boss mo, tabihan ka dito, tatendensis, talagang gagawa ka. Ang joke nga doon, bisibisihan mode, magbibisibisihan mode ka, di ba? Pero, kapag ka, tumalikod na yan, umalis na yan, anong tendency? Hindi ka na masyadong gagawa. Okay. So, the fifth one, okay, is the systems approach. Ito naman, ang naniniwala ang organization that there are two types of system in an organization. The open system and the closed system. Simple lang yan. Ibig sabihin na open system. Open nga. So, ibig sabihin, open ako sa mundo. So, it is open to the external environment. Ibig sabihin, nakikihalubilo sila sa different shareholders, stakeholders, different business partners, even competitors. Unlike the closed system, it only means na ako, ang sistema ko, ay wala ako masyadong kinalaman sa nagaganap sa aking environment. Yun ang ibig sabihin nun, external environment. Hindi ako apektado, tumaas ang presyo ng bilihin, hindi ako apektado, tumaas ang gasolina, hindi ako apektado.
ang mga suppliers ko, hindi ako takot na ano. Hindi, ibig sabihin, actually, wala nga siya eh. Wala nga siya kinalaman even sa suppliers. So, for the last one, okay, theory X and theory Y. So, for us to easily remember which is theory X, which is theory Y, okay, so, basta, tandaan. Kapag sinabing X, anong naiisip kay X? Malamang, marami nakaka-relate sa inyo. Sabi nila, ma'am, wag na natin pag-usapan. Ayoko na, past is past, next. Meron pa, ma'am, hindi maganda experience ko. O yun nga, that's it, pansit. At yun ang gusto kong maalala ninyo. Pag sinabi nating theory X, naniniwala ang sinasaad ng theory X na merong negative thought ang manager toward sa kanyang subordinates. Ibig sabihin, hindi niya pinagkakatiwalaan ang kanyang subordinates, feeling niya, lolokohin siya, feeling niya dapat niya laging babantayan, dapat laging niyang inuurirat, yon. Doesn't trust the subordinates. Tapos yung si theory Y naman, the opposite. Positive. Ah, yan. Okay yan. Naku, kayang gumawa niyan kahit wala ako. Naku, mababait ang mga tao ko. Yan ang theory Y. Okay, so, now let's test your knowledge. Okay, first. Okay, choose the best answer, ha? Type in your answer, the letter and the answer. Kasi sa dami ng chat, baka mali ang mabasa ko, okay? So, which of the management functions involves motivating employees and influencing their behavior to achieve organizational objectives? So, A, planning. B, leading. C, organizing. D, controlling. Sige, I'll be giving you 30 seconds to answer. Sige nga. Hintay-hintay tayo ng sagot. Pero baka naghihintay? Shout out din sa aking sa aming magaling na Test the Idol na TM1 trainer na Ma'am Sonia Gongora. Hi po! I hope you're doing well. Tapos po, yung mga kasamahan ko sa Kainta Senior High School, I hope okay din kayo dyan. Okay. Sige, madami sumagot. Grabe, grabe. Okay. Ang mga sumagot ay letrang ba? Ano yung ba din yung nilagay? O iba nilagay? O iba hindi? Okay. Leading daw. Correct! Ang galing. Congratulations! Uy, nagpapa-shoutout si Jericho Francisco. Hi-hi dyan! Okay. So, sige nga, Siret. Ching! Leading! Correct! Ito yung pangalawang tanong. Okay? It is the type of management that does not have too many laws and rules that control the people in the organization. A, laissez-faire. B, aristocratic management. C, realistic management. And D, democratic management. Sige lang, go, go, go. Tingnan natin kung meron ng nakakasagot. Okay, type in your answer. Shout out ulit sa aking family. Dyan, si Mr. Jandrex de la Cruz, si Joshua, tsaka si Margo. Baka nanonood sila. Hi, hi dyan. Pati yung mga kasamaan ko sa Itulay, hi-hi din dyan. Wow, ayan na ang sagot. Wow, ang gagaling, ang dudunong. May sumagot ng letter A. Uy, minalito. Maganda to. And at least, di ba matututo tayo sa mistakes natin. Ang tamang sagot ay... Teka lang ha. Tadadadang! Lazy bear! So, sino nakatama na sagot? Sige nga, tingnan natin. Oh, si Eunice, Mary Lynn, si Merly Palestroque, si Princess, si Nea. Ang dami! Dami nyo! Hindi ko kayo ma-mention lahat. Ang gagaling nyo talaga, mga bibo. Siguro, no, kumain kayo na masarap na agahan ngayong umaga. Okay, matatapos na tayo sa ating quiz.
tingnan nga natin kung... Okay, management theories have evolved through the time because of businesses' concern on A, labor union movement, B, improved productivity, C, government intervention, and D, compliance of labor law. Sige lang, isip-isip. Okay, again, ulitin ko yung tanong, medyo na-challenge ba kayo? Kasi wala siya kanina sa lecture, pero isa siya sa mga sinabi ko. Management theories have evolved through time because of businesses' concern on which is which? Labor union movement, improve productivity, government intervention, compliance of labor laws. Tingnan natin! Ching, ching, ching! Naku! Mukhang wala pa nakakakuha ng sagot. Na-confuse na sila. Siguro karamihan dito, ang nababasa ko kasi iniisip ko, I'm thinking, baka mamaya para pala to sa previous. Bakit parang aktivista yata lahat mo? Lahat sumagot, letter A. O sige, wrong na yung A, ha? No, no, no. Nakakatuwa kayo. Sasagot din yung nahalata ko kung ano kayo, ha? Kaya nga sagot, baka mga aktivista to. Labor union movement. One thing for sure, hindi siya A. Ayun, may nakita ko to, mama. Si Liza May Laylay, si Jane. Salamin ko lang pangalan mo, may na yung sagot. Bianca, John Paul Lulu. Oh, galing-galing. Ah, ayan, sino pa? Princess Mary Salinas. O yan, compliment sa inyo ha. Tumama kayo. Improve productivity. Di ko sinabi ko kanina yon. Para ma-increase yung productivity, kailangan expertise mo at chuchu. Di ba sinabi ko kanina yon? Okay, next. Which among the theories of management believes that mass production and task specialization could lower cost and increase productivity? Okay? Oh, stress ko ha kung ano mini-mention dito. Mass production and task specialization could lower cost and increase productivity. Ching, ching, ching. Go, go, go. Sige nga, tingnan natin kung sino nakatama. Waiting, waiting ako. Shout out nga pala sa aking mga kasama dyan sa bahay, no? Yung aming butihin na parang nanay-nanayang ko si Ate Luz, ang aking mother, si Mommy Baby, tsaka si Daddy Manny. Oh, sino pa kaya ang aking mga... Ma'am Evelyn Felicia! Naku, sana nanonood ka rin, ma'am. Thank you so much. No, sa lahat ng mga payong magaganda, butihing ina, yung mga minention ko kaninang dalawa yan, mga butihing nanay ko yung mga yan. At pati si Ate Sol, Soledad Agpoon, mga nanay. Okay, so ito na mga sagot nila. Tan-tan-tan. Okay. Nahati. Actually, ang sagot dito ay 4D SIM. Okay? Okay, so ang sumagot ng tama sila John Frank, ay teka, Luis Christian Domingo, sorry. Si sino pa ba? Nahati kasi may D at B eh. Blaise Aguinaldo, si Eunice Marie, si Joshua Pore, Olga Bonsoy. Okay, Kathleen Eunice, Kate Yanko, ang dami pa, si John Paul Lulu, Jarles Prancillo, Althea Ramos. Okay, very good. Galing ah, yung mga na-mention ko ha. Sana in the long run, makita ko kayo sa Dean's Lister ha. Okay, ang tama sagot ay for this sim. Last. Which among the theories of management believes that work environment affects productivity of a worker daw? Kanina rin, nag-example ako niyan. Pag hindi niyo naalala, yung magtatampo ako. Which among the theories of management believes that work environment affects productivity of a worker daw? For this among A, theory X and theory Y, ang B, Hawthorne study, C, the systems approach, D. Sige nga, tingnan natin kung sino ang nakatatamang sagot.
Okay. Ang tamang sagot ay kling kling kling. Ang tamang sagot ay letter shishi. Si. Si ang sagot kay talaga. Okay. So marami na kasagot ng si. Grabe yung iso. OA sa pagka si. Si. John Franklin Buenaventura, Kathleen Eunice Nieva, John Franklin Buenaventura, meron pa siyang sipo. Si oh, si John ulit 'yon. Okay, sino pa ba? Si Princess Mary Salinas, si ba nilagyan pa ng si Hawthorne Studies. Very good, Ravenley Porale. Okay, Eunice, si Luis, si Judith Guerrero, ang gagaling. Sure na sure po. Sabi ni John. Oo naman, naintindihan ko naman. Ikaw ha, pag hindi kita nakita sa Dean's List sa susunod, eh, nako, talagang na ngayon pa lang nakikita ko na kung sino ang mga ika nga nasa row 1. No? So, that's it. I'm done. So, I do hope that we meet till next week again. Sana huwag kayo magsasawang manood sa aking session. Okay, so ako ulit, si Tutor Malos, nagtuturo sa inyo ng organization and management every Friday, same time, 11:30 a.m., 12 noon. Bye! Thank you, guys! Ang ating next lesson nga pa, I, the manager, and I do hope that you research about it if you have books, okay? Or Google it. Okay, bye!